Paulit mong panuuri, even the next coming years. Kasi nga, there are times na sa dalawa, tatlo, apat, parang nung ko because I love them to be the movie. Ngayon, eto pelikula na ito. Do I feel the same way? I think oo, kasi yung pelikula nito, habang pinapanood mo siya ng paulit-ulit, may mga makikita kang hindi mo nakita nung una mo napanood. Parang habang paulit-ulit mo siyang pinapanood, mas lumalalim siya, mas naiibigyan mo siya. Kasi intertwining of events yung nangyayari. Everyone is connected in a timeline 15 years ago. So parang mapapanisip ka, baka nga maging motivation pa siya para ulitin mo eh. Ano yun? Wait, ulitin mo. Ah, kaya pala. So feeling ko, isang factor yon para paulit-ulit mo siyang panoorin, para lalo mo siyang maramdaman at maiibigyan. Thank you, Tene. Thank you, Louie. Na-accept pa sa lupo. Eto si Gwardy. Gwardy! Kasi si Pasalubo ang edit to Louie. And then, I remember yung isang nagawa mo ng pelikula yung Right About Now. May tipong ganun din, based sa kuwento, may tipong ganun din doon sa story. Tapos, yun kasi hindi kilig-kiligan eh, kay Roma at kay Mas. Hindi kilig-kiligan pro. Ang tinutino ng pelikula, malalim yung kwento, at in fairness, lumutang doon si Yago Sandino, nanalo pa siya. Oo, iba ang atake mo dito sa front set na lang. Mag-iba, kasi yung Right About Love kasi is a story within a story. They're trying to make a story, then you see the story happening. This one is just a plain narrative na story, walang other dimension. The only difference is, 15 years apart yung dalawang character. Sinabi ko naman kanina sa synopsis, nag-meet sila online, only to realize later na magkaiba sila ng panahon. Isang 2024 at isang 2009. So the question is, paano sila magkikita? So yun yung isa sa mga kailangan nilang kapagalan. Ibang-iba yung kwento, even the trip na the film is different. Direct new ganyang style ng story, nagagawa naman yung before, di ba? Ibang mga pelikula. Yeah. Ano yung atake niya ho dito na medyo naiiba siya? At interesyo ko na rin yung tanong, ang daki kaganda ngayon ng mga teleserye, ng mga sikat ng mga love teams. Mm-hmm. Isa doon, kay Ma'am Pee-wee, yung Can't Buy Me Love. Mm-hmm. Talaga si Supreme Lea namin na ang ganda-ganda ng kwento. Mm-hmm. Paano mo ito naiiba dun sa mga napapanood natin streaming, sa TV, na ito magbabayad kami para yeah. Actually, based naman po sa mga huling nagawa kong pelikula, yung tatlo, medyo visual po ako when in terms of treatment and mounting. Iba siya. Every film na ginagawa ko, palagi ako nag-try ng something different. So I think this one will be different also sa mga nagawa ko na. And when I was writing this, year 2020 pa, nung sinulat ko siya, aware ako na may iba na nakagawa na magkaiba ng pataho. Marami na po talaga. So, in my own consciousness, pinanood ko halos lahat ng pelikulang alam ko. Tagalog, French film, Korean, na may dalawang tao magkaiba ng oras. And I'm confident na hindi pa nila nakikita yung gantong klaseng istorya. Siyempre, pareho-pareho yung may difference ng time na pinapalabas na mag-iba ng year. Pero ito, iba siya. Mas malalim siya kasi mas meron ding lalim tungkol sa Cavite. Kasi karamihan, puro ano lang eh, puro love, rom-com, something. Ito, hati yung rom-com tsaka yung pamilya. Mas kakapit ka sa bawat character. I think ito yung difference niya. Mas naka-angkas pamilya yung kwento. At siguro dapat papanoorin, siguro dapat panoorin yung set at yung fancy ng mga ganyan klase ng movie. And yung Right About Love. Mas siguro mas mabuti panoorin, hindi nila para hindi lang ang natin. Nasa YouTube na lang siya, yung Right About Love. Thank you, Derek. Salamat. Kay set at kahit fancy. Set, napangkit mo kanina na siya yung kakampi mo. In other words, parang nagkakampihan kayong dalawa. Kung ano man ang relasyon meron kayo. Paano kayo nagkakampihan in terms of ganito? Lalo na may pelikula kayo, hindi may iwasan, meron kayo magneneka, may mga meme, masabi na yung iba. Paano kayo nagkakampihan? Paano kayo nagkakampihan? At sa mga susunod pa, paano kayo magkakampihan? Unang-una po,
paano kami magkakampihan, hindi lang po kami ni Francine talaga ang magkakampi. Unang, meron pong tao sa paligid namin, which is pamilya po ni Francine, pamilya ko po, ang team po ni Francine, ang team ko po, magkakaibigan, iisa ng gusto, lahat po sila ay isa ng pangarap para sa amin, lahat po sila sinusuportahan kami. So, kung dumating sa punto po na may naging nega, hindi lang po kaming dalawa yung sigurong magsasalita sa isa't isa. Marami po. At ang bukang bibig po sa amin ng mga tao nasa paligid namin, galingan namin palagi. Ginusto namin to, pangarap namin to, pangarap nila sa amin. Kung masaya kami dito, mas masaya sila para sa amin. So, doon palang malaking bagay na pinagkasunuan na namin ni Francine, na ginagawa namin to para sa sarili namin, para sa pamilya namin, para sa Francine, at syempre para sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa amin. Patuloy na inaabangan kami at nagmamahal po sa amin. Thank you. May better comments na. Wala na. Okay. Safe pa na, safe. Wala na talaga. Case closed. Pero dumating pa sa time, sana iyak. Yung umiyak ka kay Seth, pag hindi mo na kaya, yun. Kung ano mo na nasasabi sa iyo. I would say, more than umiiyak is napipigilan na yun. Na to turn into laughter. That's all. Susumbong ka sa kanya. Okay. Hindi siya susumbong. Nararamdaman mo lang si Prince. Hindi nga kailangan magsumbong sa ako. Thank you, Lordy. You're welcome, Jewel. Ano pa punta na sa Saudi? Kaya, last na lang sa lahat po na lahat na cast, except Francine and Seth, lahat naman po kayo nakagawa ng ginagawa. So, iba ko yung feeling sa inyo by side na sila pag movie yung ginagawa. So, let's start from Marcos. Oh, malaking pinagkayo po talaga ng soap versus sa film po talaga. Kasi pag sinabi mong film talaga, nandun talaga yung craftsmanship eh. Kumbaga talagang, kahit sabi mo ilang eksena lang yun, talagang hihimay yung men. Kaya yun, natutuwa ako kasi bumabalik na naman ulit yung ating industriya na nagiging ano naman ulit, dumadami at nagpiproduce. At yun, nagiging po sana natin ang mga sariling ating pelikula. O dati dito sa Regal, sunod-sunod yung mga bisita. Opo, opo. Regal baby rin po. Tita Pimilya. Ibang-ibang po talaga ang pagka sa pelikula. Simula sa script reading, hanggang sa mag-shoot, mapag-aaralan mo yung character mo eh. Diba? Kasi mahaba yung oras. At saka, yung sabihin, ano ba yung iba yung direction sa pelikula kaysa sa television? Kaya ibang iba po. Mas mapag-aaralan mo yung character, which is very, very important. Yan. Thank you, Tita Bunch. Si Good Bunch. Thank you, Tita. Tita Bunchy. Hindi na po ito. Hindi na maalala sa mga nangyay. Hindi. Tinitan ko lang mabuti kung tama. Pinulit ko po kayo. Pinulit ko kayo natin kay Angelina. Sa Angelina ng movie. Thank you. Ano po? Yes, kasi because sa pelikula, dahil nag-i po siya, I think, more is expected from us as actors na maikwento yung tauhan namin at yung kwento ng mga kasama namin sa pelikula sa mas maikling panahon at mas mas malaman ay katulad sa soap na may panahon ka talaga kasi mas mahaba yung exposure ng character mo, na kukwento mo ng mas mas marahan, mas mabagal, so mas malalim yung hinihingi sa isang aktor, palagay ko, kung pelikula yung ginagawa niya, opo. Namin. Yun.
Thank you, yeah. Isisingit ko lang, no, kanina kasi tinanong anong kaibahan niya ito, ang daming magagandang teleserye ng mga love films, diba? Ang kaibahan po nito eh, Regal produce po ang My Future You, yeah. So, direct bago kayo si Vance, Vance, ito favorite actor ko siya. Ang galing ganyan. Thank you, bro. Ayun po, tama po yung mga sinabi po niyan dati. May mas maraming oras po sa pag-aaral ng karakter sa pelikula kesa sa television. Kasi minsan yung script sa TV, minsan on the spot, minsan walang script. Kagaya ng ibang atake ng mga ibang palabas. Pag sa pelikula naman po, mas natututukan po yung character, mas nagkakaroon po ng character analysis. Kaya mas nabibigyan po ng mas maayos na atake yung character na hinahanap ka na. Tapos iba din po yung atake sa TV eh. Minsan, dapat, sa tingnan nila, kailangan mapukaw mo yung attention ng audience eh. Kung nagluluto man yan, kung may ginagawa, nagsasain. Sa pelikula naman, kahit tahimik yung pag-ate mo, matututuwang ka ng audience. Yun po. Thank you, Vance. Christian. Dagdag ko na lang siguro para sa akin, very important yung journey ng character. At sa pelikula, malinaw yung journey mo kasi alam mo kung anong pinanggalingan at anong pupuntahan. Sa TV minsan, alam mo yung pinanggalingan, hindi mo alam kung anong pupuntahan kasi sinusulat pa lang yung script. Dito malinaw. So, masarap siyang aralin, masarap siyang intindihin, at masarap siyang damdamin. Yeah, thank you. Ang sarap! Samira, right? Kagaya po ng mga sinabi ng lahat, the difference po with movie and series is you get to read the script na alam niyo po yung umpisa at magiging ending. So mas madali po yung characterization. Unlike nga po pag sa serye, pwedeng naiiba yung role nyo, pwedeng una mabait ka, biglang sa ending pala, kontrabida ka na. So, yun po yung difference. So, it's nice to work on a movie kasi mas nakaka-concentrate with your character. Okay. And, syempre, ang Francine. Francine, ikaw. Ako po, halos pareho lang po kasi totoo naman po talaga. Para pag sa movie po kasi, mas meron kang record ng mga pinagdalingan ng eksena, mas natatrack mo siya, and mas nagiging careful ka. I would say, less mistakes, kasi alam mo kung ano yung nangyari at mangyayari. Unlike nga po sa pag-teleserye kasi, ang dami na re-revise, minsan pabalik-balik, tapos bilang iba na pala siya. Kaya rin po, excited ako na kinakabahan na mag-start kami ng shoot kasi feeling ko po ang tagal-kulad namin na hindi na uma-active. So, lahat po ng gagawin ulit namin dito sa movie bago ulit para sa akin. Yes, sir. Yun po, mag-iba po yung atake ng sa TV sa pelikula. Naniniwala din naman po ko kasi para sa amin, lahat po ng ginagawa ko challenge para sa amin. So, nasa isang artista rin po yun kung paano niya i-challenge yung lahat ng natutunan niya. I-challenge niya dun sa gagawin niyang project na bago. So, kailangan din natin matutunan. At hanggang ngayon, pinag-aaralan ko pa rin po yung bawat adapt. Marunong ka dapat mag-adapt at yung adapt na yun is makukuha mo saan? Sa director, makukuha mo sa mga kapwa mo artista at syempre dun sa may sarili-sariling method ang lahat po ng artista. So, yun po. Okay pa siya. At masarap gumawa ng pelikula, masaya na kasi tapos po yung script. Totoo po yun kasi minsan sa TV talaga patating pa lang yung script, ngayong araw, revise, palit ng sequence, hindi yan, na ano tayo kasi ganito, nandito tayo sa location, so, hindi umbra sa next location, so magkaiba po talaga, magkaiba siya gawin, magkaiba yung ingredients na kailangan mong ihain, gano'n.